Good morning, ladies. Good morning. Hello, guys. Good morning. Aga pa lang ngayon, 6:10 ng umaga. Tapos aalis ako dito ng bahay na 6:40. Kasi malapit lang naman yung workplace ko. Ano? Ngayon, magtitimpla ako ng ano ko, ng Milo ko para dadalhin ko sa work. Kasi hindi kasi ako sanay na uminom ng mainit na masyadong maaga pa. Kaya doon na ako nagkakape sa ano, sa work. Kape, hindi pala kape, guys. Milo. Kasi ini-stop ko na yung kape. Ilalagyan ko lang siya ng gatas. Ayan. Hanggang alas 3 ako ngayon. Tapos, siguro pag-uwi ko mamaya, mag-edit ako ng isa kong video, tapos mag-upload ako. Tsaka dun pala sa mga nag-subscribe sa akin, tsaka sa mga nag-comment doon sa video namin ni Aileen. Tsaka sa patuloy pang magsasubscribe. Naku, thank you talaga mga palangga. Kasi sobrang bilis talaga. Hindi ako makapaniwala na ang dami, nakaabot ako ng 2,000 views. 2,000 views. Ang happy-happy ko na. Siyempre, diba? Sino ba naman tayo na lang talaga yung simpleng kaligayahan lang natin ba yung ganun. Ayan, ililipat ko lang siya. Marumi pa yung kusina namin kasi kumain kami kagabi nga. Tapos medyo late na kami nakakain kagabi, mga 9 na ng gabi. Hindi na ako nakapag-video kasi late na. Tapos maaga kaming natulog kasi maaga din pumasok ng work si Arto. Tapos maaga din yung pasok ko kaya ayun, nagpahinga kami na maaga. So see you later, guys, sa pag-uwi ko. Good morning, guys. Naglalakad tayo ngayon Naglalakad tayo ngayon papunta ng work. Yun lang yung workplace ko. Yung brown na yun. Ayan. Nag-i-snow siya. Sobrang lamig. Dito ako dumaan sa highway. Kasi, dun sa shortcut na dinadaanan ko, makapal ang snow. Dito tayo. Tawid tayo. Ayan. Ayan, ay! Sobrang kapal, eh. Grabe. Halos wala ka nang madaanan. Hey! Alam mo yung nakaraang linggo, ang init-init, maaraw. Tapos ngayon, biglang bumalik. Ayan. Yan lang yung workplace ko, guys. Ito. Yan. Ayan siya. Pero doon ako sa likod dadaan. See you later! Hello, mga palangga! Kalalabas ko lang ng work. Sa wakas, natapos din. Tingnan nyo yung snow. Oh. Grabe. Grabe yung snow. Puting-puti. Malamig. Ngayon, maglalakad tayo pa uwi ng bahay. Nagutom ako. Yung baon ko lang kasi kanina, tinapay. Grabe yung snow, hindi tumitigil. Nakikita nyo ba? Ayan. Grabe, oh. Gabundok na yung snow. Ayan.
Diyan ako nag-work dito sa likod ito ng workplace ko. Ayun. Ba't wala ng daanan? Dito tayo dumaan. Dito tayo mag-shortcut tayo dito. Ayan. Mag-shortcut pala. Hindi ko na nakikita yung daanan ko. Oh, lalubog na lubog. Oh, ala, grabe. Ano? Ayan. Grabe. Lubog ata ako dito. Kapal talaga ng snow. Ay. Ito na lang sana ako sa highway dumaan. Shortcut kasi ito dito, guys. Ay, grabe po. Una ako lang may snow. Bukas pang umaga ulit ako. Pero hanggang 2:45 lang ako. Ayun ang bahay namin, oh. Ayun, oh. Hindi yung puti, ha. Ngayon, busy yun si Arto kasi pag hindi nag-i-stop yung snow, ano siya, sa bahay-bahay, ano yun, tawag dun, yung hinahawi niya yung mga snow ng truck niya. Pag summer naman, cutting grass yung work niya. Ayan. Ay, grabe guys. Grabe ang lamig. Hinihingal ako. Ang hirap kasi maglakad sa ano, sa snow. Oh. Ayan. Dito yung bahay. Dito yung shortcut. Dito tayo dadaan. Ay. 3 minutes walk lang to, eh. Ayan. Nawala na yung ano ko dito, o yung footprints ko. Kasi dito ako araw-araw dumadaan. Nawala na yung footprints ko kasi. Gusto nga. Tingnan nyo. Ayan. Parang lalakad ka lang sa ano. Sa tawag nito, ulap. Ay! Ay! Ayan. Dito na ako sa bahay. Hindi ko alam kung na dito si Arto. Check natin. Wala ata siya. Nag-work ata siya. Ay, grabe. Moy! Ay, andito siya. Mita Kulo. Mita! Sobrang lamig. Melam, do we have food? Hello, girl. Did you wake me? Pasok muna natin yung chinelas natin. Ano? 5:20 na ng hapon. Tapos, yun nga, umidlip ako konti. Kasi pagod na pagod ako galing ng work. Ngayon, maglilinis ako dito sa kusina. Tapos, magsasalang din ako ng labahan ko. Tapos, dun pala sa mga nag-subscribe. Tapos, nag-watch ng videos ko. Yung dalawa kami ni Ate Aileen Calib. Thank you so much sa inyo guys. Sana ipagpatuloy niyo po yung pag-watch ng mga videos ko. Very appreciated po lahat. Hindi ko po ina-expect na ano, yung ganong views dahil kay Ate Aileen. Thank you talaga Ate Aileen Calib. At saka, yes! Ngayon, mag-start na ako ng maglilinis. Tapos, siguro hindi ako magluluto ng panghapunan namin ngayon kasi may natira pa kaming pagkain kagabi. Kaya, let's go. Let's start cleaning. Ayan, samahan niyo ako maglinis, guys. Lagay ko lang kayo diyan tapos samahan niyo ako maglinis.
bago natin lahat ng ilaw para maliwanag. Ayan. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Magiging successful ba itong vlog ko? Kasi ano lang ito eh, parang libangan ba? Tsaka kung halimbawa magkasahod tayo, yun, makatulong din tayo sa pamilya natin. Kasi ano, tayo lang yung inaasahan ng pamilya natin din, diba? Parang ano na rin, extra income din. Kaysa wala ka namang ginagawa, diba? Importante yung malinis yung hangarin mo. Tapos yung makatulong ka sa pamilya mo. Ganun ba? Yun. Napanis yung ano guys? Yung pansit na niluto ni ano ni Ate Elin. Tapon ko na. Dito lang namin siya tinatapon sa sink. Kasi yung sink dito, meron siyang ano? Meron siyang pangsuyok ba? Ano nga yun? Pang sip-sip. Tsaka pang ano, pang parang ginigiling niya yung basura. Yung mga biodegradable na basura. Ginigiling niya. Wait, saan ba yun? Ito oh. Dating lang yan. Tapos sip-sipin niya na yan. Sip-sip niya na. Wala dito si Arto kasi nag-ano siya, nag-work siya. Busy kasi siya ngayon kasi makapal yung snow. Nag-ano siya ng mga bahay-bahay. Alam mo yung ano, nagbubuldos ng snow, yung ganon. Buldos ka tawag dun sa Tagalog. Ano ba sa Tagalog? Buldos ng snow. Tapos pag ano naman, pag summer, ang like niya, yung magka-cut ng grass. Itatry ko yun sa summer, bibidyo ko. Pakita ko sa inyo. Gusto ko kasi sumakay-sakay ng ano. Parang ano niya ba? Yung parang truck niya, gano'n. Tuturuan niya nga daw ako mag-drive ng truck niya, yung pang ano ng snow. Kaso natatakot ako, baka bumangga. Gano'n. Sana mag-video dun sa workplace namin ba? I-try ko. Kasi, bawal kasi ipakita yung mukha ng mga pasyente namin. Kasi sila dito, sila sa privacy. Yung parang, sila ba? Parang dito, maano sila sa privacy nila. Gusto ko sana makita ninyo kung ano yung ginagawa ko dun sa sa nursing home. Siya nga pala guys, yung mga nagtataka kung bakit ako nandito sa Finland, no? Galing ako ng Hong Kong dati, tapos nag-apply ako ng papuntang Finland. Tapos nag-aral kami dun.
Bali, nag-aral kami doon ng 7 months. Mm-mm. Tapos, after noon, ang binayaran lang namin is yung TB test. Tapos, hindi na kami nag-full body medical. Yung whole body medical kasi yung clinic doon sa Hong Kong dati, ay yung clinic doon sa Hong Kong, sarado siya kasi nga may COVID. Yun. Hindi ko alam kung swerte yun sa amin na hindi kami nakapag-medical kasi pera din yun guys ha. Malaking pera din yun. Parang ang sinisingil ata ng medical noon sa amin is 2,300 something na Hong Kong dollar. Parang ano lang din, parang 10,000 peso. Hello? Hello. Are you here? You don't have work anymore? I hope so. Yeah. Hurry, bring oil to us. Okay. I'm filming. Okay. Yun na nga guys, ano? Nag-ano kami? Ang binayad namin sa medical is 2,300 yung singil. Pero hindi kami nga natuloy kasi yung clinic sarado. Ayan. Ewan ko kung swerte nga yun. Pero pagdating naman namin dito, minidical kami pero wala kaming bayad. Wala kaming bayad. Free lang siya ng ano ng sa workplace namin. Yung pag-study namin ng language, very struggle talaga kasi siyempre ikaw matanda ka na tapos magla-learn ka ng bagong language. Parang bumalik ka sa pagkabata. Alam mo yung hirap. Mas maganda pa nga na yung bata, turuan mo ng bagong lingwahe kasi madali niyang matutunan. Pero ikaw lang matanda na. Yun. Ang hirap-hirap talaga guys. Naiyak ako. Nai-study ako ng language nila kasi sobrang hirap. Tapos, after nun, nakapasa naman ako ng ano, ng A1 exam. Nakapasa ako ng A1 exam. Sobrang saya ko na nun kasi sabi nila, pag nakapasa ka ng A1 exam, tuloy-tuloy na yung process. Ibig sabihin, parang nasa ano ka na, nasa 70-80% ka na makakaalis ka talaga ganun. Kasi mayroon pang A0 exam pala yun. Kasi mayroon pa siyang A1 exam. Pagka hindi ka nakapasa ng A1 final A1 exam, pwede ka lang nilang ilipat sa other group. That means parang okay lang kasi ano, parang mag-review ka ulit pa para makapasa ka. Pero ngayon guys, mahirap na. Stricto na sila. Kasi marami na ng aplikante. Ano ko sa inyo yung ano, yung link ng Facebook page nila. Yun. Ilalagay ko diyan sa ano, sa baba sa mga gustong mag-apply diyan sa Hong Kong tsaka sa ano, sa Singapore. Pwede po kayo. Saka yung sahod dito, yung sahod dito siguro mga ano, 3 times or 4 times sa sahod ng Hong Kong ayan. Okay naman siya, kaso ang kalaban mo lang dito lungkot tsaka lamig. Lungkot kasi hindi ka basta-basta makakauwi kasi malayo, mahal ang pamasahe, tapos lamig kasi ang lamig dito, sobrang lamig. Nag-ice mo dito guys, nag-ice dito. Pero yun, mabigay mo nga yung gusto ng mga pamilya mo, pero yung lungkot mo naman, yun lang ang kapalit. May mga kaibigan din pala ako dyan sa Hong Kong na ano, na nag-a-apply ngayon. Sana ano, makapasa sila para ano, mapunta din sila dito kasi gusto nila makapunta dito, no? Try daw nila yung lamig, yung ice.
Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair. Ayusin natin yung ano guys, yung kwarto namin. Ayusin ko lang. Lagay ko kayo dito. Ayan. Ayan dito. Uy. Ayan dyan. Mas maganda ata dyan eh. Ayan. Lagay ko kayo dyan. Tapos, ayusin lang natin ito. Tapos, aalis na tayo. Pupunta tayo ng market. Pipick up natin yung cart ko. Imbis ako dito. Nag-apply kasi ako ng bagong visa. Tapos, tumatay na siya. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, pupunta tayo ng ano ng co-market. Ipipick up natin yung card ko. Ayan na guys, ready na ako. Alis na tayo. Patay natin itong ilaw. Ayan. Dito tayo sa front. Dadaan. Tingnan nyo yung eyes guys. Oh. Ayan. Ayan. Ha? Ayan o, oh, kapal-kapal. Nag-iisno pa siya o. Oh. Look. Diba? Tapos yung sasakyan o, oh, puti na. Tabunan na siya. Ayan. Kukunin ko yung card ko. Tapos baka may makita ako dun sa market. Na ano. Na pwede kong bilhin. Wait, sino to? Sino to? Wait lang. Wait ako. Tumawid na ako, guys. May sasakyan kasi. Nag-stop ako. Ayan. Parang ano lang, in-enjoy. In-enjoy ko lang yung... Oh, nandyan si Arto eh. Nandyan siya sa bintana, oh. Wait ko kung nakikita niya. Kumaway-kaway. Ayan. Labas tayo. Gusto nyo tingnan, guys? Ayan, oh. Ganyan siya. Sobrang lamig. Ay, hindi ko na naman nadala yung ano ko, yung bonnet ko. Yung pipo ko. Dito, maraming ano din dito, guys. Kerostalo. Grabe, puti-puti na naman ang aming bayan. Noon, alam nyo ba, nung, ayan, alam nyo ba, nung first time ko dito sa, ano, sa Finland, kasi dumating kami, ano, March 19, wala ko siguro nung busis ko. March 19. Ano, umalis kami ng Hong Kong March 18. Tapos dumating kami dito March 19. Tapos yung ano, yung snow, patunaw na siya. Patunaw na siya. Hindi tulad ngayon ay. Mag-April na. Mag-April na, ano, ang daming snow. Patunaw na yung snow. Tapos nag...
nag-aano pa naman siya, nag-i-snow pa naman siya, pero pakunti-kunti na lang. Tapos, ano na siya, everyday may araw na. Alam niyo ba, nung first time ko makahawak ng snow, para akong bumalik sa pagkabata, alam mo yung excited na excited ka na makita yung snow, mahawakan yung snow, kasi nga doon sa atin, di ba, ang init-init. Pero nung tumagal na, ayoko na yung lamig, guys, nakakapagod siya. As in, sobrang nakakapagod. Ang dami-dami mong suot. Tapos, hindi mo pa malabas yung kamay mo kasi sobrang lamig. Oo, ayan. Tapos, yun na nga, sobrang lamig siya. May mga bata doon. Mahirap, basta mahirap, guys. Sa una lang talaga masarap eh. Sa una lang talaga masaya yung ano eh, yung snow. Sa una lang. Kaya yung mga nangangarap dyan sa atin sa Pilipinas na ano, na pinapangarap yung snow. Nako, mag-isip muna kayo, guys. Malungkot dito. Super boring. Ayan, may mga pararating, guys. Patayin ko muna kasi. Patayin ko muna. Babae, pinansin niya ako, nag-moy siya. Ang dami sasakyan. Uy, hala, bilik ko dito. Calcium. Ayan. Dubli natin yung ano natin, sombrero natin. Ayan. Alam niyo ba, ang mga tao dito, pag nakaano sila ng araw, nakakita sila ng araw, sobrang saya na nila, guys. Sobrang saya na nila. Kasi nga, minsan lang sila makakita ng araw. Minsan lang sila naaarawan. Ayan, may tatawid na naman sasakyan. Datian natin. Ay. Diyos ko, ang lamig talaga. Ay, sana yung ano ko? Oo, ito na pala. Ilagay natin to. Si Lola, oh. Si Lola, naglalakad. Bawal natin sila. Ikan, baka magalit sila, guys. Grabe, namamaga na yung kamay ko. Ay, namamaga. Namamanhid na. Nagmamanhid na yung kamay ko. Ayan. Ganito dito. Ang maganda dito pag ano, pag autumn. Yung taglagas. Yun ang maganda dito. Kasi, colorful yung mga ano tawag ito, puno. Ayan, nawa na ata ako sa sakit ng mga ano, mga alaga ko. Alam nyo pala, guys, dun pala sa workplace ko, alam mo yung mga alaga ko, minsan ano din sila eh, nakakatuwa kasi parang mga bata sila. As in talaga, pag ano nga eh, pag hindi ako nakapag-duty ng 2 araw, 3 araw, nami-miss ko na yung mga yan. Nami-miss ko na sila. Kakaiba kasi eh. Alam mo yung araw-araw mo silang inaalagaan. Isang taon na ako dyan eh, sa workplace ko. Araw-araw mo silang inaalagaan. Tapos, magdi-day off ka ng, minsan may 4 days akong day off. Yan. Ano, nakakamiss sila. Minsan nakakainis na nakakamiss ganun. Nakakapagod pero ano, pero okay lang. Mababait naman yung mga alaga ko. Hindi naman sila nananakit, hindi naman sila nandudura. Yung mga ganun. Kasi mayroong mga pasyente na bayolente. Yung nananakit. Andito na tayo sa Co-Market, guys. Ayan o. Ayan yung tindahan na binibilhan namin dito. Yan, dito din namin pinipick up yung mga pinapadala sa amin. Yung poste, yung ganun ba? Ayan. Diyos ko po. Lamig talaga. Dito na tayo sa loob. Pasok na tayo, guys. Ayan. Dito din pala nag-work si maghanap-hanap muna ako dito ng ano, mabili ko. Baka may mabili ako. Minsan, ano guys, makakapag-dumpster dito si ano, si Anto, kasi kilala niya yun.
kilala niyo yung may-ari ng Co-Market. Ngayon, pag may mga itatapon sila na pa-expired na, binibigay nila yung kay Ate ko. Kaya minsan libre yung pagkain. Okay na rin, di ba? Kaysa naman bumili ka. Hello, hello guys! Kalalabas ko lang ng Co-Market. Ang dami tao. Hindi ako nag-film kasi nahihiya ako eh. Nakuha ko na yung ano ko, yung card ko. Sobrang saya ko lang kasi yun na, sure na na natatagal pa tayo dito sa Europe, sa Finland. Ayun. Tapos bumili din pala ako ng ano, ng asin namin kasi wala na pala kaming asin. Tsaka ano, saging. Ay. Ay, tayo. Patayin ko muna guys. Malamig sa kamay eh. Hello mga palangga. Puputulin ko na yung vlog ko hanggang dito na lang kasi bukas maaga pa ako sa work ko. Pang-umaga ako bukas. Tsaka update ko na lang kayo sa mga bago pa nating vlogs. Sana supportahan niyo pa rin po ako. Sa mga nag-subscribe po, thank you, thank you, thank you so much. Tsaka sa mga nanood ng vlog ko na in-upload last day kasama si Ate Aileen, thank you very much po. See you on the next one. Bye!